Ang disyerto'y nag-aalok ng huli at kakaibang misteryo sa ating mundo. Kapwa likas at gawa ng tao. Mga patay na lungsod na walang isang monumento ng kasaysayan. Mga naglalarawan ng sinaunang kaalaman. Mga maanumalyang artifact. Mga pagsabog mula sa kalawakan. Ilan lamang to sa mga palaisipan na naghihintay na malutas. Kaya naman sa video nito pag-uusapan natin ang 10 kakaibang bagay na natagpuan sa gitna ng disyerto. At ang iba dito ay talaga namang kahanga-hanga. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-click ang subscribe button. Kalimbangin ang kampana, nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago nating content. Kaya naman, simulan na natin. Number 10, Ice Filled with Life. Ang yelo ay hindi dapat tumubo sa desyerto. Subalit, sa ilalim ng mga pangyayari, tulad ng mataas na altitude at sobrang tuyong lupa, ang mga matutulis na yelo ay lumalabas sa desyerto sa buong mundo. Tinatawag itong penitentes. Ang mga ito ay mukhang patayong patalim na kadalasan lumalaki na kasing taas ng isang tao. Noong 2019, ang mga samples ay tinanggal mula sa isang patlang ng yelo sa desyerto ng Atacama, Chile. Ang ilan sa mga samples ay naglalaman ng red patch. Ito ay isang nakamamanghang sandali. Sa ibang bahagi ng mundo, ang mga pulang yelo ay tumuturo sa pagkakaroon ng mga nabubuhay na microbes. Ito ay isang bagay na hindi pa natagpuan sa loob ng penitentes dati. Pagkatapos ng ilang pagsubok, ang mga microbes ay nakilala bilang snow algae. Subalit, kung paano nakapasok ang mga organismo sa loob na nakatayong ice blade sa gitna ng disyerto, ay nananatili pa rin misteryo. Number 9, Happy Cat. Matatagpuan sa isang disyerto sa Peru, ang mga linya ng Nazca Lines ay isang hindi kapanipaniwalang tagumpay na nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga sinaunang panahong tribo. Ang koleksyon ng mga geoglyph, ang mga disenyo na ginawa sa lupa mula pa noong 500 BC hanggang 500 AD ay patuloy na natutuklasan. Sa katunayan, ang Peruvian Ministry of Culture ay nagbunyag na nakatuklas sila ng 120 talampakang pusa na nakaukit sa gilid ng isang burol. Sa laki nito, hindi ka panipaniwala na ang disenyo ay nananatiling nakatago ng napakatagal na panahon. Ang mga manggagawa ay gumagawa ng isang maintenance sa isang bantayan na kilala bilang Mirador Natural na napag-alaman nila ang pattern. Ang enormous feline ay bagyang nakita dahil sa natural na pagguho ng matarik na burol. Subalit, sa sandaling ang mga manggagawa ay nagsimulang linisin ang lugar, ay lumitaw ang lahat ng kaluwalhatian. Ang mga linya ay nagsusukat sa pagitan ng 12 at 16 kapal pulgada. At ngayong na-restore na ang pusa, ay madali ka na lang nito mapapahanga. Inilahad ng mga opisyal na ang disenyo ay ginawa noong late Paracas period, 2,000 taon na nakakalipas. Nangangahulugan to na ang cat geoglyph ay isa sa mga naunang disenyo sa desyerto ng Nazca. Ang mga pusa ay isang pangkaraniwang motif para sa mga Paracas. Ang pagtuklas na ito ay isang paalala na ang cultural heritage ay hindi humihinto sa pagtuklas kahit sa panahon ng pandemya. Maraming trabaho pa ang dapat gawin. Noong nakaraang taon lamang, higit sa 140 mga bagong geoglyph ang natuklasan sa tulong ng AI. Kaya't nakakasiguro kami na may darating pa. Number 8, The Most Isolated Tree. Ang Tenere Wasteland ng Hilagang Silangan ng Niger ay minsan nang napuno ng kagubatan. At noong 20th siglo nang magsimula ang desertification, ang kagubatan ay inalis maliban sa nag-iisang puno ng akasya. Tinawag nila itong puno ng Tenere. Ang puno ng Tenere ay walang mga kasama sa loob ng 400 kilometro sa bawat direksyon. Ang mga ugat nito ay umabot sa halos 40 metro ang lalim sa buhangin. Ang puno ay naging isang sagradong bagay para sa mga Nodamic Tuareg o yung mga tao na naglalakbay at dumadaan dito. Dahil sa mas maraming mga manglalakbay ng disyerto ang nakatagpo na nakakagulat na puno, naging kilalang kilala ito at ginawa rin bilang isang landmark sa mga mapa ng European military noong panahon ng 1930s. Namatay ito noong 1973. Ang paraan ng pagpatay sa puno ay kinagalit ng maraming tao. Isang lasing na driver ang sumusunod sa isang lumang ruta ng karavana nang naararo niya ang puno ng Tenere. Ang bahagi ng puno ay pinapakita na lang ngayon sa Niger National Museum. Gayunpaman, bilang pag-alala, isang metal monument ang inilagay sa lugar kung saan ang akasya ay dating nakatayo. Number 7, Endless Song. Sa isang lugar sa isang nakahiwalay na lokasyon ng desyerto sa katimugang baybayin ng Afrika, isang tiyak na kanta ang tumutugtog sa malawak na kawalan, paulit-ulit at paulit-ulit. Noong 1982, ang bandang Toto ay gumawa ng kanilang kanta na may pambagata Afrika. Halos 40 taon na ang lumipas, ay nagpa siya ang isang tao na ang kanta ay dapat patugtugin sa desyerto magpakailanman.
isang German artist ang nag-setup ng isang musical oasis sa isang lihim na lugar sa desierto ng Namib na may awiting Africa na paulit-ulit sa walang katapusan. Ang installation ay may isang solar-powered MP3 player na nagpe-play ng iconic na kanta sa isang loop sa pamamagitan ng anim na mga speakers sa mga puting pedestals. Parang ganito, si Sidentop mismo ay inamin na ang disyerto ay maaaring masakal ang kanta ng mas maaga kaysa sa paglaon. Number 6, Islab City. Ang Camp Dunlap ay isang base para sa pagsasanay ng mga Marines na namatay matapos ang ikalawang digmaan pandaigdig. Hindi nagtagal ay lumipat ang mga squatters at nagtayo ng mga barong-barong sa mga kalsada ng base. At hindi nagtagal ay ipinanganak ang Islab City. Matatagpuan ito sa California, Colorado Desert. Ang mga naniniraan ay madalas inilalarawan ang kanilang sarili bilang huling libreng tao sa Amerika. Kung ang kalayaan ay nakabase sa mga tax, kung gayon, totoo iyon. Ang naniningil ng buwis ay hindi interesado sa Islab City. Ang iba pang mga naninirahan ay may kasama mga survivalist at adventurer. Subalit, ang mga tumira dito sa sarili nilang kagustuhan ay kalahati lamang ng kwento. Maraming pamilya ang nawalan ng kabuhayan at nagpunta dito sa squatter camp. Ang buhay ay hindi madali. Walang tubig, walang tubero, wala din ospital. May nagnakaw ba ng wallet mo? Aba, matindi. Wala din kasi ditong police department. At ang Islab City ay hindi opisyal na nabibilang. Number 5, Desert Bread. Umangat mula sa isang patag na kalupaan ng Egyptian desert. Ang earthen cones ng Desert Bread ay parang bahay ng mga higanting alien. Subalit, sila ay simpleng art lamang. Nakumpleto noong 1997 matapos masailalim sa ilang taong construction. Ang installation ay binubuo ng isang fractal spiral ng conical protrusions at may kahalili na conical depression. Mula sa lupa, ang buong saklaw ng proyekto ay mahirap makita dahil ang site ay lumilitaw na parang isang hanay na may malalaking tambak ng buhangin na may isang matching pits na kung saan sila ay malapit na hinukay. Gayunpaman, kapag nakita mula sa itaas na bahagi, ang buong epekto ng piraso ay nagiging malinaw. Habang ang 89 na cones at 89 na matching depression ay umiikot mula sa isa't isa, ay tumutumpak ito sa geometrically priced arms na nagdaragdag ng diameter ng mas malayo mula sa gitnang axis. Sa gitna kung saan ang dalawang parang lubid ay nakatugon sa isang kono, ay tumataas ito mula sa isang gitnang malaking hukay. At sa kabila na kung hindi man ito pinalamutian, ang mathematical precision ay makikita sa site na nakamamangha talaga. Ang Desert Bread ay nilayon na buuin upang daan-daan ibalik ang natangin na buhangin. At nasa isa't kalahating dekada nang sinimulan itong gawin. Ang piraso ay hindi sana ganun kalaki. Subalit, ang gawaing sining na ito ay nakakahakot ng bisita para sa sinumang nagnanais na makita ang isang Egyptian monument na talaga namang sinaunang sinauna. Number 4, Area 6. Ang Area 51 ay hindi na kailangan pang ipakilala. Subalit, ang base ay hindi lamang napiling pook sa Nevada Desert. Kilalanin ng Area 6. Isang mas maliit na complex na may mga hangars at 1.6 kilometers o isang milyang haba ng land strip. Ang airspace ay restricted at buong lugar ay binakuran. At ang Area 6 ay nasa 19 na kilometro o 12 milya ang layo mula sa Area 51. Ang airstrip naman ay ginagamit ng parehong Homeland Security at Department of Defense. Maliban dun, ang ibang katotohanan ay malabo. Nang ang departamento ay in-interview para sa kasagutan, ang isang opisyal at tagapagsalita ay inamin sa pamamagitan ng isang maikling clue na pumunta sila dito upang subukan ang kanilang sariling sensor. Natagpuan din ng mga investigador ang license application ng kontraktor na nagtayo ng airstrip. Pinapakita ng mga papeles na ang pasilidad ay isang lugar kung saan ang mga unmanned vehicles ay nilika at sinusubukan. Batay na din sa ilang mga suggestion na ang Area 6 ay nagtatago ng MQ-9 Reaper planes. Ito ang mga drone na dalubasa sa mga reconnaissance mission. Ang Area 6 ay maaaring isang lugar kung saan ang mga bagong teknolohiya na nauugnay sa mga eroplano ay dito sinusubukan. Dahil na din ang mga kalapit na tanawin ay perpekto sa mga dry run at actual mission. Number 3, Fairy Circles. Sa Namibian Desert, milyon-milyon mga pantay na mga lupon ng puwang ang tumutuldok sa tanawin. Ang kanilang mga gilid ay may linya na may taas na gatuhod. Ang misteryo ay pumapalibot sa pinagmula ng mga natural rings na ito at nagbigay ng inspirasyon sa maraming mga teorya sa mga nakaraang dekada. Subalit, wala nakakaalam sa lahat ng satisfaction ng lahat sa scientific community. Iminungkahi nila na baka gawa ito ng termites, sunbathing ostriches o zebra. Sinabi din nila na baka noxious plant o fungi na pumapatay sa pabilog ng mga patch ng damo. Sinabi din nila na baka sani ito ng subterranean gas, competing grasses,
o antas na magagamit na nutrients sa lupa. Habang ang karamihan sa mga fairy circles ay limitaw sa Namibian Desert, ay sinakop nito ang 1800 km long o 1100 miles na umabot sa lalawigan ng South Africa. Ang isang aspeto ng mga bilog ay nagsasaad ng sistematikong samahan na hindi sila nagsasapawan at nagsasani ito sa mga siyentipiko at nag-i-speculate kung ang mga bilog na ito ay nakikipagpaligsahan sa bawat isa sa ilang paraan. Ang bawat fairy circles ay maaaring lumawak sa pagitan ng 2 at 20 metro na nasa pagitan ng 7 hanggang 65 feet in diameter at may lifespan na 75 years. Wala nakakaalam kung anong pwedeng gawin para mawala sila. Number 2, Ghost Town. Ang tuyong lupa na lumalawak sa gilid ng disyerto sa timog kanlurang Afrika ay nagtatago ng labi ng Grand Town. Kabilang sa mga banayad na buhangin at mga puting bato na nagbistulang palamuti, ang mga gusali ay nagsisitaasan na makikita sa paligid na nagbibigay ng kanilang karangalan. Ang Kolmansop ay isang tanyag na ghost town sa disyerto ng Namib sa Southern Namibia. Minsan ito naging isang maunlad na bayan dahil na din sa pagmimina ng diamante at ngayon ay abandonado na. Nakikipaglaban mula sa lumalamon na tunog ng disyerto na handa upang bawiin ang bayan pabalik kung saan ito kabilang. Itinatag noong 1908 ang isang manggagawa sa rilis na si Sakaras Liwala ay nakatuklas ng diamante. Ang bayan ay nasiyahan sa halos 50 taon ng kasaysayan hanggang sa ito ay inabandona noong 1954 nang tuluyan na tuyo ang minahan ng diamante. Bago pa ang diamante ay pumutok sa bayan, ang Kolmansop ay isang maliit at hindi masyadong tinitirahan na bayan. Nang matuklasan ni Sakaras Liwala ang mga makintab na mga bato sa lugar, ay pinakita niya to sa kanyang supervisor. Ang inspektor ng rilis ng tren ay isang German na si August Stouch. Si Mr. Stouch ay kumbinsido na ito ay isang brilyante at nang makumpirma na nila to, ang balita ay mabilis na kumalat na parang isang wildfire na nagbigay ng sparks sa mga galit na galit at nagmamadaling tao. Ang bayan ay sa lalong madaling panahon ay naging isang mataong maliit na sentro na may malalaking matikas sa bahay na may estilong German architecture na puno ng kahangahangang amenities. Sa kasamaang palad ng matapos ang World War I, ang Diamond Field ay daan-daan na ubos at ang mga naninirahan ay lumipat sa timog kung saan natuklasan ng bago at mas mayamang deposito ng brilyante. Ngayon ang ghost town ay daan-daan ng gumuguho, mga kamangha-mangang bahay na halos mawasak ng hangin at buhangin ng gantuhod. Pero noong 1980, ang mining company ng De Beers ay nirestored ang ilan sa mga building at nagtayo ng interesting museum na ngayon ay naging isang tourist attraction. Number 1, A Ship Filled with Gold. Noong 1533, isang barko na tinatawag na Bambyesus ang naglayag mula sa Portugal at naglaho. Bukod sa pagkawala ng buong tauhan, nawala din ang barko na may kargang mga gintong barya na ayon sa pamantayan ngayon ay nagkakahalaga ng $12.5 million. Halos 500 taon na ang lumipas noong 2016, ang mga minero ay natisod sa labi ng barko. Ito ay nasa loob ng isang tuyong lagoon ng Namibian Desert. Inalerto nila ang mga archaeologists upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng vessel. Pagkatapos ng 6 na araw na paghukay, na-recover ang ginto. Halos mawala sa sarili ang mga outlet media na makita nila mahalagang barya. Pero ang mga archaeologists ay higit na nasabik tungkol sa mga buto ng tao, damit at palayok na natuklasan sa lugar. Halos walang nakakaalam tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga mandaragat na nabuhay siglo na nakakaraan. Dahil ang mga nasabing artifact ay maaaring magsabi sa atin nang higit pa ang mga ito sa pangmakasaysayang kahulugan at mas mahalaga pa to kaysa sa ginto. Ilan lamang to sa mga sulit na natagpuan at natuklasan sa disyerto na mga kabasa yung nakita. Ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pag-hit ng like button, ishare mo na din ang video at magsulat na din ng komento. At huwag mo na din kalimutan na mag-subscribe para naman lagi ka updated sa mga bago nating content. Muli, salamat sa panonood. This is Noel Paulo TV. Kita-kits sa next video.